ngayon po ay pinagdiliwang natin ang kapiyestahan na si Apostol San Andres. Sino po ba si San Andres? Si San Andres po ay isa sa 12 apostol. At makikita po natin na binabanggit ang kanyang pangalan, pero iba-iba po ang pagbanggit. Mula po kay San Mateo at San Marco, na katulad ng binasa natin, si Apostol San Andres ay ipinakilalang kapatid ni San Pedro, Simon Pedro, at sila'y sabay na nangingisda. Doon po naman sa Ebanghelyo ni San Lucas, ay hindi po agad ipinakilala si San Andres. Ang nakita lang po natin doon ay si Pedro ay ginamit ang kanyang bangka ng Panginoon para doon mangaral at may kasama siya, pero hindi binanggit ang pangalan. Doon po naman sa Ebanghelyo ni San Juan, ay si San Andres po ay pinakilala bilang alagad ni Juan Bautista. At dahil sa sinabi ni Juan Bautista, dumaraan ang Panginoon at sabi niya, "Behold the Lamb of God." At ang sabi, ang reaksyon ni San Andres nang nakita ang Panginoon, siya ay sumunod sa kanya. Pero ano po ang naging buhay ni San Andres? Katulad ng nabanggit natin, siya po ay isang mangingisda. Pero nang tinawagan siya ng Panginoon, immediately, right there and then, iniwanan ang bangka, iniwanan ang isda, iniwanan ang kanyang lamban, iniwanan ang kanyang mga magulang, iniwanan ang kanyang ama, iniwan ang kanyang kita at sumunod sa Panginoon. Ni ha, ni ho. Wala po siyang kieme na sumunod sa Panginoon. Walang complain, walang tanong. Hindi malang nag-isip, magkano ko ba ang sasahurin ko? Ano po ba ang ating magiging benefits? Meron po bang PhilHealth yan? Yan po ba ay gano'ng katagal po? Meron po ba kaming day off? Wala. Walang katanong-tanong si San Andres at siya'y sumunod sa Panginoon. At ang nalalabing pong buhay po niya ay siya po ay pumunta sa iba't ibang lugar sa Europa, sa Patras, at doon po siya naging martir. At sa kanya pong kamatayan, ay hindi po siya pumayag na siya po ay maging katulad ng pagkakapako ng Panginoon sa krus. Siya po ay hindi ipinako sa krus, siya po ay itinali sa krus. Pero ang krus po na ginamit sa kanya ay yung bilog na krus. Yung X-cross pala, X-cross. Na kung saan po yung X-cross na yan, ay doon po ay tinawag na St. Andrew's Cross. Sabagat para sa kanya, hindi siya karapat-dapat na sumunod sa kamatayan ng Panginoon. Kaya ang krus niya ay letter X. Kaya naman ano po ang makukuha nating sa buhay ni San Andres? Una po ay ang pagsunod sa Panginoon. Ang pagsunod sa Panginoon ay nangangailangan ng pagtalikod sa mga bagay na aring-maaring naging seguridad natin. Ang seguridad ni San Andres, bangka, kinita, isda, lambat, magulang, ama, kapatid, iniwan niyang lahat. At naroon ang kahandaang iwanan ang lahat-lahat. At gayon din po siguro, ito ang iningilin sa atin. Kung gusto natin sumunod sa Panginoon, iwanan natin ang ating pagiging makasalanan. Iwanan natin ang ating pagiging makasarili. Iwanan natin ang ating nakaguli ang buhay. Put on the new man, namely Jesus Christ, sabi nga ni San Pablo. Put on the mind of the Lord and become an alter Christus, another Christ. At gayon din po ang kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Mula po sa pangingisda, siya po ay nangisda ng tao. At siguro naging practice sa kanya yung pangingisda ng isda, sapagat may pagkakataon na walang huli, may pagkakataong bokya, may mga pagkakataong walang wala. Kaya nga naroon ang kanyang pagtsatsaga. Siguro bilang mga Kristiyano, tayo rin po'y kailangan magtsaga, maghintay. Katulad po ng diwa ng Ebanghelyo kahapon, na Adviento na ay dapat tayong matsagang naghihintay sa pagdating ng Panginoon.
Sapagkat kapag may tiyaga, may bulalo. Ayan, may nilaga. Kaya sa araw pong ito, ang buong buhay po ni San Andres ay maging isa rin pong hamon sa atin na maging tayong handa na ialay ang ating sarili sa Panginoon, mga hulugan man ito ng ating pagkasakripisyo at kahit ng ating kamatayan. Si San Andres ay ibinuhi sa kanyang buhay para sa sambayanan, para sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya, not everybody is called to die for the faith, but everyone is called to live our faith. Hindi nga po tayo lahat tinatawagang maging martir at mamatay sa pananampalataya, pero tayo pong lahat ay tinatawagang mabuhay sa pananampalataya. Nawa po ang buhay ni San Andres ay maging isang inspirasyon sa ating lahat. Nagawin nating sentro ng buhay natin ang Panginoon at tayo'y maging handang sumunod sa Kanya kung kailan po niya tayo tatawagin para sa paglilingkod sa Kanyang sambayanan. Amen.